bansang ulo ko, yata ko'y laging handa. Atid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, okay lang yan. Mahalagaan dito tayo at itawa mo lang yan. Pagod ka ba sa trabaho? Okay lang yan. Hindi ka pa sumasweldo? Ayos lang. Yeah. Ang tawanan, abot ng magdamagan. Ang tawanan, abot ng magdamagan. Good morning, mga Krulokoys! Happy Wednesday sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan all the time, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga OFWs dyan. Yan, lagi kayong mag-iingat, ha? At kung ako naman ang kukumustay niyo, mga kaibigan, of course, I'm always happy every time I wake up in the morning. Yeah, dahil unang-una, nagigising tayo every day. Nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Kagaya ngayon, yung mga nasa likod ko, yan, yung aking mga anak, dahil nga bakasyon ngayon, nandito sila. Yung isa nandun sa taas. At si Marites naman, maya-maya ay darating na rin siya, dahil bumisita lamang siya sa kanyang mga pasyente sa ospital. At ako lang po ang pasyente na nandito sa bahay. Wala naman pong masyadong problema sa akin ngayon. Umiinom naman po ako ng aking gamot every an hour, kaya okay lang po ako. Siguro nagtatanong kayo, no, kung ano ba talaga ang ginagawa ko on my daily kung ano ba ang daily activities ko, no. Simple lang, mga kaibigan, no, gumigising ako ng maaga, and siguro sabihin na natin mga alas 7 ng umaga. Sikasuin tong mga to. Ayan, kagaya ngayon, kagagaling ko lang sa store, bumili ako ng donut, oh, kasi yun ang gusto nilang breakfast. Hey guys! Hello? How are you guys' donuts? Good? Yeah! Jason, how's your donut? Good. I'm full. You're full? Okay, donut, eat too much. I only eat one. Oh, okay, just save that for me, I'll eat it later, okay? Okay. Ayun, inaasikaso ko tong mga barako ko, no, pag okay na sila, ako naman na mag-relax kagaya nito. Para relax lang ako. Kaya, mga kaibigan, konting kaalaman lamang sa buhay ni pambansang Kulokoy, no. Para sa ganun ay medyo aware naman kayo kung ano ba talaga ang ginagawa ko on my daily activities. You know, a month ago, nung meron pa akong full-time job, kasi meron po akong full-time job noon, I used to work Monday to Friday, you know, I only get Saturday and Sunday off. Yeah, I did that for so many years, man, since I got here in America. All I did was work, but I'm not even Rihanna, so... a month ago, you know, an opportunity knock on my door. Oh, come in. You want something to drink? You want coffee? You want beer? Come in. You want a lap dance? Come on. Yes. Wala nang sat-sat pa. Basta niyapos ko na kaagad yung opportunity na yon. Now, ito na po ang buhay ko ngayon. Gigising ako ng umaga. Maliligo ako, magtitimpla ako ng kape. Sikasuan ko yung mga anak ko, lalong-lalo yung mga anak ko. Dahil bakasyon nila ngayon. Pag nagugutom sila, kung tinatanong ko kung anong gusto nilang kainin, yun ang binibigay ko sa kanila. In my wildest dreams, mga kaibigan, hindi ko inaakalang gagawin ko yon. Dahil ang pagkakaalam ko noon, isang taong tumama lang sa lottery ang pwedeng gumawa ng ganun, no? O kaya ang taong talagang milyonaryo lang ang pwedeng gumawa ng ganun. Hindi pala, mga kaibigan. Kahit pala isang regular na tao lang kagaya ko ay maaari rin gawin yung ganun. At alam nyo ba kung ano yon? Sinisanti ko ang aking boss. Tama, mga kaibigan, sinisanti ko ang aking boss. At minabuti ko na lamang na dumito na lang sa bahay, no? Dumito na lang sa bahay. To be with my family, you know, with my kids, with my wife, you know, I get to see them every day now.
I see them grow, you know, stuff like that, you know, I get to enjoy the precious moments with them. Kasi mga kaibigan, no, kung hindi ko pa siguro ginawa yun, kung wala yung opportunity na kumatok na yun sa buhay ko, siguro magtatrabaho ako hanggang sa mag-retire ako. Kasi ang pag-retire dito sa America, ewan ko rin sa ibang lugar, no, ay 65 years old. Oh my God, I just can't imagine myself working until I'm 65 years old. Paano kung hindi ako umabot ng 65 years old, ha? Paano kung 50 years old, 45 years old, patay na ako, ha? So hindi ko rin magagamit ang aking retirement, di ba? Kaya napaka blessed ko talaga, mga kaibigan, na mayroong opportunity na kumatok sa buhay ko na ganon. So, thankful ako sa Panginoon dahil napili niya ako, nabigyan ng ganong opportunity. Alam ko, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganong opportunity sa buhay nila. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon at kay Padre Pio din. Talagang taus-puso akong nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng ganong klaseng opportunity, no, na kaya kong sisantihin ang aking boss na ngayon ay wala na akong boss. At ako na mismo ang boss. Oo, wala na akong iniintinding mga supervisor na ganyan, na inutos-utosan ka lang. You know, wala na ako nang nag-uutos sa mga anak ko. Hey, can you get me this? Can you get me some beer? Can you get me some pulutan over there? Yeah, napakaganda ng pakiramdam, no? Napakaganda ng pakiramdam ng makakapag-retire ka ng at the early age. Yeah, at the early age yun na lang. At dahil nga ang ikinaganda niyan, ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, makikita mo yung mga anak mo everyday, makikita mo ang misis mo everyday, halos 24 hours kayo magkasama, ganun, eh, kung nasa trabaho ka, minsan magtatrabaho ka ng 8 hours, 12 hours, so sayang yung 12 hours na yon to be with your family sana, di ba? Pero marahil maraming nagtataka sa inyo, no? Ano nga ba yung opportunity na yon na binigay sa iyo ni Lord at ikaw ay nagretiro ng napakaaga at the very young age? Sasabihin ko rin naman yon, mga kaibigan, no, sa tamang panahon. Pero so ngayon ay medyo quiet na muna, basta enjoy the life muna ako ngayon. You know, I'm enjoying, you know, what God has given me, you know, what He gives me every day, all the blessings that He gives me every day. Yun na lang muna ang ini-enjoy ko sa ngayon. At nagpapasalamat talaga ako dahil nasusubaybayan ko ang aking mga anak. Nakikita ko sila every day. Misis ko, madalas na kaming mag-bonding. Kung gusto naming lumabas, anytime, wala nang pumipigil sa amin. Wala nang among nag-uutos sa iyo na ganito ang gawin mo, na dapat ganitong oras ka pumasok, hindi mo pwedeng gawin 'yan, hindi ka pwedeng mag-day off, blah 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 blah. Pero in a way, you know, in a way, namimiss ko rin ang pagtatrabaho, no, dahil sa trabaho ko kasi, mga kaibigan, marami rin akong mga nakilalang mga customers ko na mababait, no, na parang tinuring na rin akong isa sa mga kapamilya nila. Kaya yun ang mga namimiss ko. May mga katrabaho rin akong mababait na parang mga kapatid ko na rin sila. Pero kailangan ko talagang gawin to para sa aking pamilya rin. Kasi alam nyo naman, marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan nating mga OFWs, talagang mahirap. Kung pwede lang na hilingin ko sa Panginoon, no, ang hihilingin ko siguro sa tatlong wish na yon, unang-una syempre ang good health sa pamilya ko, pangalawa ay ang peace on earth, yun ang pangalawa, at ang pangatlo, sana wala nang mga OFWs. Oh, sana wala nang mga umaalis sa bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Para sa ganun ay hindi na nila iwan yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas at hindi sila mangulila, hindi sila malungkot. Yun siguro ang aking hihilingin
sa kung ako ay binigyan ng Panginoon ng 3 wishes. Ayan na, nandiyan na si Martes. Come here. Oh, you're gonna have your hair done. Oh, ayan na, dumating na po si Martes, mga kaibigan. Marites. Alika, mag-hi ka lang. Oo, donut yan. Bawal sa iyo yan. Mawawala yung pagka-sexy mo. Kumusta yung mga pasyente mo? Shut up! Pero akong number one na pasyente niyan, mga kaibigan. Sino? Ikaw? Kaya ayan po, mga kaibigan, ang maipapayo ko lang sa inyo, no? Kung mayroong isang magandang opportunity na kumatok sa buhay ninyo, wala nang isip-isip pa, wala nang dalawang isip pa. Grab it! Dahil ang magandang opportunity, mga kaibigan, minsan lang sa buhay natin dumarating yan. Huwag nyo nang palalampasin. Yan lamang ang aking masasabi. Goodbye, and I'll see you again next time.